Mga boss, ayan, welcome back sa ating channel, Julyemz. At syempre, para sa episode natin for today, mga bossing, ay dito naman tayo mag-share ng kaalaman pagdating sa tiling work sa rooftop. So alam naman natin, mga bossing, ang rooftop ay isa sa pinakamasela na gawain. Bukod sa kinakailangan mo ng Cleve na masisigurado mo na talagang dun pupunta yung tubig sa floor drain, ay kinakailangan walang tulo ang ating roofdeck bago natin to i-tile. So bali sa video na to, mga bossing, i-share ko sa inyo yung mga dapat nating tandaan bago tayo mag-tile sa rooftop. At syempre, ituturo ko din sa inyo or i-share ko sa inyo yung pagle-layout ng ating mga tiles para magkaroon tayo ng Cleve or ng slope papunta doon sa ating mga floor drain. Nang sa ganun, hindi mag-i-stack yung tubig dito sa ating mga tiles. At syempre, i-share ko rin sa inyo, mga bossing, kung ano nga ba yung magandang tiles na gamitin pagdating sa mga roofdeck. So tara, mga boss, umpisa na natin itong video na to. At so ayan, mga boss, andito na tayo ngayon sa ating roofdeck. So ito, kung maalala nyo, mga bossing, itong roofdeck natin, winaterproofing natin to nung nakaraan. So ngayon, syempre, gaya ng sabi ko, bago natin to tuluyang i-tiles, kinakailangan natin ng 1 week curing time para dun sa ating waterproofing. So kinakailangan, kumbaga sa prutas, kailangan muna natin siyang pahinugin bago natin takluban. Yan, para nang sa ganun, masiguro natin na yung waterproofing natin is tumigas na ng todo. At saka syempre, dadaan muna tayo sa tinatawag na flood test or yung paglalagay ng tubig dito sa roofdeck para malaman natin kung may tulo o wala. Pero sa awa ng Diyos, okay naman, wala nang tulo to, mga boss, dahil ilang beses na ditong umulan and then wala kaming nakitang leakage. So yun ay pinakamagandang balita. So yun ang pinakaimportante, mga boss, kinakailangan bago natin takluban yung rooftop ng topping or ng tiles, kinakailangan walang tulo, okay yung waterproofing natin. And then so bago tayo mag-tile, siguro linisin na lang muna natin itong mga duming nakikita natin kasi nga maraming puno dyan. So yung mga dumi, alikabok, napunta dito, ang lakas ng hangin pa. So ngayon, gagawin natin, mga boss, magle-layout muna tayo. So ngayon sa pagle-layout nito, mga bossing, nitong ating rooftop, so napapansin nyo, medyo may kalaparan yan. So kaya kinakailangan natin ng tamang pagle-layout. Ang gagawin natin ngayon, magle-level muna tayo from corner to corner or yung paikot palibot nitong ating mga parapet walls. And then para makakuha tayo ng sukat. Ngayon, pag nakapag-level na tayo, paikot, bawat sulok, lalagyan natin ng pako, yung concrete nail. And then yan, kagaya na nakikita nyo, may concrete nail tayo dyan. Pagkatapos, lalagyan ngayon natin ng tansi yan. Paikot din. Or kahit dito lang na side na to, pwede nga yung tansi natin, side na to, and then, dun sa kabilang side. Pagkatapos, mga bossing, ang gagawin natin, kinakailangan, galing dun sa level na ginawa natin, yung mga tansi na yan ay pare-pareho ng sukat. So, yung gagawin natin, itatama muna natin sa level itong ating mga tansi. Pagkatapos, pag naitama na natin sa level yan, okay na. Ngayon, ito na mga portion natin, hahatiin natin sa dalawang parte. So, yung pagkakabit natin ng tiles, ay hahatiin natin kasi yung slope ng ating tubig ay napapunta dito sa side na to at saka papunta lang doon. So yung floor drain natin nandito sa side na to at saka sa kabila, doon sa kabilang tabi, wala na. So kaya ang ginawa natin, hahatiin natin. Kukunin natin yung pinaka sentro itong ating rooftop ng area. Pag nakuha na natin yung sentro, ang gagawin natin, lalagyan ulit natin ng pako. Tapos kinakailangan doon sa tapat ng pako na yan, may level din tayo. Pagkatapos, pag okay na itong ating mga tansing nilagay, kinakailangan tama din sa sukat, nakagaya kung anong sukat natin dun sa mga naunang tansi natin, kinakailangan ganun din muna yung sukat niyan. And then okay na, mga bossing, no, pare-parehas na ngayon sila ng sukat, pare-parehas na ng level, levelado na yung ating mga tansi. Ang gagawin muna natin bago natin lagyan ng slope, mag-i-eskwala muna tayo, mga boss. So bali itong area natin, in-eskwala natin. So kinakalimitan, mga bossing, pagdating dito sa rooftop, kung magtatanong kayo, minsan dito nang gagaling sa hagdanan ang layout. Kasi yung tiles natin, kinakailangan nakasentro dito sa hagdanan. Yun nga lang, mga bossing, magkaiba ng tiles ang gagamitin natin dito sa hagdan at dito sa rooftop. So yung yukat nila, hindi rin magpapanagpo. So kaya ang ginawa natin, isinentro na lang natin itong ating tiles dito sa ating area. Hindi na tayo dito kumuha ng layout sa hagdanan. Pagkatapos naman, oras na naiskwalahan na natin yan. So ayan na, naiskwalahan na natin, mga boss. Okay na, iskwalado na. Ang gagawin natin, so ngayon, mga bossing, ang next step na gagawin natin,
So kapag tapos na tayong mag-layout, pare-parehas na ng level itong ating mga tanse na nilagay sa magkabilang tabi at dito sa gitna. Ang gagawin natin, itong naka-cross na to, yung pinag-iskwalahan natin mga bossing, itataas natin ng 3 inches. 3 inches ha mga bossing, tandaan nyo. Itong naka-iskwala. Ngayon, pag naitaas na natin ng 3 inches yan, ang gagawin naman natin, lagyan natin ng semento muna sa gitna para hindi na bumaba. Kasi bababa yan mga boss. Kasi ang gagawin natin, yung 3 inches na tinaas natin, steady lang yung sa gitna. And then ito, yung 3 inches na tinaas natin dito sa tabi, ibababa muna ulit natin ito. Kahit mga 1 inch or 1 and a half inch. Basta magkaroon ng cleve mga boss. Titingnan nyo lang yung area nyo kung may mga bukol ba, may mga mataas. Basta pag-aaralan nyo lang mga boss. So yan, pag naitaas natin ng 3 inches, ibabalik natin to, ibababa natin to ng mga 1 inches hanggang 1 and a half inch. Nang sa ganun, magkaroon ng cleve papunta doon, magkaroon ng cleve papunta dito, magkakaroon ng cleve yan papunta doon, at cleve papunta doon. So ngayon naman, pag okay na yan, itong tansi naman natin sa tabi, isasagad na lang natin mga boss yan. Isasagad na lang natin mga boss yung tansi natin sa tabi na yan. At pagkatapos naman mga bossing, bali ito, itong tansi na pinag-iskwalahan na natin, yan na yung susundin natin na guide sa pag-tatiles nitong ating rooftop. So yan, sure ball na yan mga bossing, meron na yung cleve. Kapag yan ay umulan, hindi na matitigilan ng tubig yan. So ganun lang mga boss yung ating gagawin. Kasi ito mga boss, medyo mahirap kunin ng slope ng ganito kalapad na area, lalong-lalo na limitado yung ating mga floor drain. Gaya na ito kasi mga apat na piraso lang yung floor drain nito. So kulang na kulang. So kaya yung layout ng ating rooftop, ng ating tiles, limitado yung ating pwedeng gawing elevation. So kaya dapat sa mga payo ko lang mga boss, sa mga nagka-plumber, no, pag nag-aabang kayo ng floor drain dito sa mga rooftop, kinakailangan pare-parehas ng sukat yan. Halimbawa, nasa kanto, galing kayo, isang metro dito, isang metro din doon. Dapat pare-parehas ng sukat mga bossing yan. O, kunyari, 30-30. Nang sa ganun, hindi tayo mahihirapang mag-layout. Kasi, yan, gaya ng nakikita nyo dito, iba-iba yung sukat ng floor drain. So, medyo komplikadong i-layout. So, ganun pa man, mga bossing yan, ganyan lang yung gagawin nyo pag malalapad na area. So, ile-level nyo muna yung paikot. Tapos, mag-iskwala tayo. Pag nakapag-iskwala, itataas natin yung tanse nung pinag-iskwalahan natin. Pag naitaas, yung nasa gitna, yung pinaka-cross joint ng ating tanse, steady lang yung taas nun. Lagyan nyo ng halo para hindi bumaba. And then, ibababa nyo yung mga nasa tabi, yung pinag-iskwalahan. So, para magkaroon ng cleve. So, bali pagkatapos naman mga boss, yung tanse natin dun sa tabi, yung paikot, ang gagawin nyo naman, make sure lang na levelado sila, di ba? Pagkatapos, kinakailangan manipis lang. Mga nasa 2 cm lang yung angat ng tanse galing dun sa flooring. Tapos, make sure na levelado sila. Pagkatapos, sisiguraduhin niya lang mga bossing na yung tanse dun sa paikot sa tabi ay kinakailangan mas mababa doon sa iniskwala natin. Nang sa ganon, masigurado natin na yung tubig talaga ay tatakbo dun sa tabi, papunta sa floor drain. Pagkatapos naman, so pag magkakabit tayo ng tiles, yun na yung magiging guide natin, yung nilagay natin na tanse dun sa tabi. Pagkatapos yung iniskwalahan natin, pwede kayo dun maglipat ng tanse, sukat lang kayo ng 40 or depende sa tiles ng isukat ng tiles na ikakabit natin. Tapos, ipapantay nyo lang dun sa tansi sa tabi. Tapos yung tansi dun sa iniskwalahan natin, yung tansi na ipapatong yung guide, yun na yung susundin nyo. Pagkatapos naman, gaya nung sabi ko, dito makikita nyo, level bar, gumagamit din ako ng level bar. Minsan, hindi na ako nagtatansi. So marami tayong option. Pero kinakailangan make sure, bago kayo pumasok dun sa mga alam nyo na kumbaga mata-mata. Ang tawag kasi sa amin dyan mga boss, sipat-sipat, mata-mata. Pero chine-check pa rin namin. So kinakailangan bago kayo pumasok sa mga mata-mata o tinatawag na sipat-sipat, kinakailangan matagal na or mahaba na, marami na kayong experience pagdating sa tiling world. So ayan mga boss. So bali gagamitin natin sand base, yung mortar natin mga boss, regular lang.
So medyo may pagka semi-dry pack siya. And then ang gagamitin nating tiles dito, 40 by 40 ceramic tiles. So ito mga boss, recommended na mas magandang pang rooftop, mga ceramic tiles. So ito mga boss ay sumisip-sip ng tubig. So kinakailangan bago natin ito ikabit, basahin muna natin ng tubig. Ibabad natin sa tubig nang sa ganon, eh mas maging maganda yung kapit nito. And then yan mga bossing. So bali sa pag-start ng ating installation ng ating tiles, so kinakailangan yung area natin malinis. And then lagyan natin ng grouting. So yun ang wag na wag yung kakalimutan mga boss, yung grouting pagdating sa tiling work. At dito rin tayo mag-umpisa mga boss sa may sentro sa pinag-iskwalahan natin. So yan, nalalagyan muna natin yung mga buhangin. Tapos tatampere natin. And then kakapitan natin ng tiles. So bali sa pag-install natin itong tiles na to mga bossing, titingnan nyo yung mga design. So yung kinakabit natin may stone design and then meron siyang mga nabubuong diamond sa gitna. So mamaya makikita nyo naman yan. And then pagdating naman sa mga spacing mga bossing, so nire-required ko or suggest ko pagdating sa mga 40 by 40 tiles lalo na ganito kalalapad yung area, mag-spacing tayo ng almost sa 3mm. Yan, 3mm. Para yung ating tiles na 40 by 40 malalaro natin. Kasi minsan, alam nyo, itong 40 by 40 na tiles, meron niyang kasamang maliliit, may kasamang malalaki. Ang size niya, minsan small, medium, large. Minsan may extra large pa nga niyan. So kaya kinakailangan natin ng sapat na yukat. So 3mm. So wag na kayong bababa sa 3mm na yukat. So kita nyo, yan, nilalagyan ko ng blind rivet. And then, tsaka ako naglalagay ng tile leveling. Ito, para sa spacing. Tile leveling naman natin para mapantay yung ating tiles, walang resalte. So ganyan lang mga boss ang gagawin natin. So para yung pagkabit natin ng tiles, kasi habang tumatagal ng tumatagal yan, nakakaroon ng diferensya yung 40 by 40 na hindi nyo namamalayan. May yung yukat nyo pala kapag maliit, minsan sikip na yung tiles. Ano, minsan naman sobrang laki ng ating yukat. So kaya ganyan lang yung ating 3mm, 4mm, okay yan mga bossing. So para lumalaro yung ating yukat. So yan yung ating suggestion para sa inyo. Ayan, so ayan mga boss, katulad nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung tiles na 40 by 40, basta mga ganito ceramics, o kaya 30 by 30, may mga diferensya yan. Hindi yan magkakasing laki. So kaya sinasuggest ko na lakihan natin yung yukat, mga 3mm. So ayan, katulad nito, kita nyo, sobra na. Diba? Ayan, sobra na siya. Yung kanto niya, sobra na doon. And then dito, sobra na rin. Ang gagawin naman natin, tatanggalin nyo lang mga boss yung blind rivet na yan. Tatanggalin natin. Tapos, i-adjust ngayon natin. Ipapantay natin sila sa kanto. So, yun yung sinasabi ko sa inyo mga diskarte. So, para hindi tayo nagkakaroon ng problema. Kasi pag maliit ang yukat natin, wala na. Wala na tayong adjustment na pwedeng gawin. So, yan. O, yan, di ba? O, pantay na. O, pantay na din dun sa kabila. Lumiit lang yung yukat natin, pero yung tiles natin is pantay pa rin yung mga kanto. Sa susunod na ilalatag natin na tiles, hindi na rin tayo magkakaroon ng problema. Kung maliit man o malaki, makakapag-adjust tayo. At pagkatapos naman, yung ating tanse na in-slope natin, na ibinaba, yung sa may ating in-skwalahan sa gitna. So, di ba, mapapansin nyo, diretso yan sa tabi, diretso sa tabi yan. Ngayon, titingnan nyo yung floor drain kung nasa nakapwesto. Sukatin nyo. And then, tingnan nyo kung saan alin yung pinakahuling tiles na ikakabit nyo. So, bali ito, itong iniskwala nating tansi na yan, hindi natin susundin yan. Hindi natin isasagad yung tiles dyan na naka-slope na ganyan. Dahil yung tubig i-stack dito sa tabi. Ang gagawin natin, kapag nado na sa tapat ng floor drain yung kinakabit nating tiles, ito, itataas naman natin yan. Itataas ulit natin yan para yung slope ng tubig niyan is babalik, pupunta dun sa drain. Kasi yung drain niya malayo, malayo sa kanto. So kinakailangan na yung tubig madala natin dun sa drain, dun sa floor drain niya. So kaya kinakailangan itong tansi na to, yung mga kinabit natin yan, yung galing sa eskwala natin, itataas muli natin yan. Dito lang sa side na to mga boss ha, dun sa may side ng floor drain, okay na yon. Basta yung dito lang sa may walang floor drain. So yan, iaangat uli natin yan para yung tubig babalik.
pupunta dun sa drain. So ito naman mga boss, ano, so para sa mga beginners natin. So sa pagkakabit naman ng ating tiles, pwede kayong sumunod dito sa ating iniskwalahan na tanse. Yung kung maalala nyo kanina, yung sabi ko na iniskwalahan natin. Pwede kayong magkabit ng tiles. Susundin nyo lamang yung tanse. Ngayon naman, kung may hirapan kayo, pwede kayong magtanse. So dun sa galing sa iskwala natin, ayan, kinakailangan dito sa kabila, meron din tayong tanse na guide. So bali yung tanse na yung kalibel nun mga bossing. Tapos, pwede kayong magtansi dyan. Sukat kayo ng 40, kung gaano kalaki yung tiles nyo, tapos tansihan ninyo para meron kayong guide. Ngayon naman, ang isa pang option natin, pwede tayong gumamit lang ng level bar mga bossing. Para makakita natin kung talaga may Cleve yung ating level bar, tatandaan nyo lang lagi yung ating tubig. So yan, marunong naman yata kayong tumingin ng tubig mga boss. Ano? So ibig sabihin, tinan nyo yung ating tubig, wala sa sentro. Ibig sabihin, may Cleve yan mga bossing. So ang paglagay ng level bar natin, ganyan. So, lalagay nyo lang sa level bar. Tapos, tingnan nyo sa tubig. Hindi pantay. Ibig sabihin, may Cleve. So yan, itataas natin yan para pumantay. So ibig sabihin yan, tingnan nyo yung kawang. Ayan, may kawang sa ilalim. Ibig sabihin, may Cleve yung ating kinakabit na tile. So ganyan lang mga boss yung ating mga option. Mga boss, so bali dito nga pala sa likod ng tiles natin, yung nilalagay natin dito, yung ipinapahid natin na yan is adhesive at saka semento. So mas lamang yung semento natin sa mixture ano mga boss. Dahil ito kasi mga ceramic tiles, hiyang sila sa semento. Mas matibay sila kapag purong semento yung gagamitin natin. Compare natin dun sa mga adhesive. So maliban na lang kung talaga mga heavy duty adhesive, maaaring matibay din. Pero semento mga boss, yan. Kaya yung aking nilalagay, may adhesive din yan pero mas marami yung semento. Parang 20% adhesive, 80% cement. At basta tatandaan nyo lang mga boss, yung ating sand base or yung mortar natin, yung kamay ko, puro semento na mga boss. Oh. Wet pack lang yung halo natin. So, bihira lang tayong gumagamit ng dry pack dito dahil malambot nga yung tiles, mabilis yung mabasag. At so yan mga boss, yan yung nagawa natin sa loob ng isang araw. Ayan. At yan yung naging tutorial natin mga boss dito sa ating installation at layout nitong ating rooftop. Na kung paano mag-tile sa rooftop and then mga bagay-bagay na kailangan nating tandaan. So kung may hindi man ako nabanggit, kung may kulang man mga boss, comment nyo na lang sa ating comment section at sa sunod na video, review ulit natin. So yan, shoutout sa inyo lahat mga boss.